Ikalawang Kronika. Tinalo ni Jehoshaphat ang Moab at Ammon. Ikadalawampung kabanata. Pagkatapos, nakipaglaban ang mga Moabita at mga Ammonita kasama ng ibang mga Meyoneo kay Jehoshaphat. May mga taong pumunta kay Jehoshaphat at nagsabi, "Napakarami pong sundalo ang papalapit upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom, sa kabilang bahagi ng dagat na patay. Naroon sila sa Hazazon Tamar, na tinatawag ding En-Gedi." Natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon. At nag-utos siya na mag-ayuno ang lahat ng taga-Huda. Kaya nagtipon ang mga tao mula sa lahat ng bayan ng Huda upang humingi ng tulong sa Panginoon. Tumayo si Jehoshaphat sa harapan ng mamamayan ng Huda at ng Jerusalem, doon sa harap ng templo ng Panginoon, sa harapan ng bagong bakuran nito at nagsabi, "O Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, kayo po ang Diyos na nasa langit. Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. Makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. O Diyos namin, hindi ba't itinaboy niyo po ang mga nakatira sa lupaing ito sa pamamagitan ng inyong mga mamamayan? At hindi ba ibinigay niyo po ito sa kanila na mga lahi ni Abraham na inyong kaibigan para maging kanila magpakailanman? Nakatira po sila rito at pinatayuan ng templo para sa karangalan ng inyong pangalan. Sinabi nila, kung may sakunang darating sa amin gaya ng labanan, kasamaan o taggutom, tatayo kami sa inyong presensya sa harap ng templong ito, kung saan pinararangalan kayo. Hihingi kami ng tulong sa inyo sa aming kahirapan, at pakikinggan niyo kami, at ililigtas. Ngayon nilulusob kami ng mga tao mula sa Ammon, Moab at bundok ng Seir. Noon ang mga teritoryo nila ay hindi niyo pinapayagang sakupin ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Kaya umiwas ang mga Israelita sa kanila at hindi sila nilipol. Pero ngayon, masdan niyo po ang iginanti nila sa amin. Nilulusob nila kami para itaboy kami sa lupain na inyo pong ibinigay sa amin bilang mana. O Diyos namin, hindi niyo po ba sila parurusahan? Sapagkat wala kaming kakayahang humarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin, pero nagtitiwala po kami sa inyo. Habang nakatayo roon ang lahat ng lalaking taga-Huda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, at kanilang mga sanggol, pinatnubayan ng Espiritu ng Panginoon si Jahaziel na nakatayo roon kasama nila. Si Jahaziel ay anak ni Zacarias. Si Zacarias ay anak ni Binaya. Si Binaya ay anak ni Jeiel. At si Jeiel ay anak ni Matanaya na Levita at mula sa angka ni Asaph. Sinabi ni Jahaziel, "Makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayong nakatira sa Huda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Bukas puntahan niyo sila. Makikita niyo sila na aahon sa ahunan ng Ziz sa dulo ng kapatagan na papuntang disyerto ng Jeruel. Hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo. Maghanda lang kayo at magpakatatag. At masdan niyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayong mga taga-Huda at taga-Jerusalem, huwag kayong matakot o manghina. Harapin niyo sila bukas at ang Panginoon ay sasama sa inyo." Lumuhod si Jehoshaphat at ang lahat ng taga-Huda at taga-Jerusalem sa pagsamba sa Panginoon. Pagkatapos, tumayo ang ibang mga Levita mula sa mga pamilya ni Kohat at Kora at nagpuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa napakalakas na tinig. Kinabukasan ng maagang maaga pa, pumunta si na Jehoshaphat sa disyerto ng Tekoa. Habang naglalakad sila, huminto si Jehoshaphat at nagsabi, "Pakinggan niyo ako kayong taga-Huda at taga-Jerusalem. Maniwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang propeta at magtatagumpay kayo." Pagkatapos niya makipag-usap sa mga tao, humili siya ng mga mang-aawit para mauna sa kanila at umawit sa Panginoon upang papurihan siya sa kanyang banal na presensya.
Ito ang kanilang inaawit. Pasalamatan ang Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At nang nagsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita, at mga tagabundok ng Seir. Nilusob ng mga Amonita at Moabita ang mga sundalo ng mga tagabundok ng Seir at nilipol silang lahat. Pagkatapos nilang pumatay, sila naman ang nagpatayan. Pagdating ng mga sundalo ng Huda sa mataas na bahagi ng disyerto, nakita nila ang mga bangkay ng mga kalaban nila na nakahandusay sa lupa. Wala kahit isang buhay. Kaya pinuntahan ito ni Jehoshaphat at ng mga tauhan niya at sinamsam ang kanilang mga ari-arian. Marami ang kanilang nasamsam na mga gamit, mga damit at iba pang mahahalagang bagay na halos hindi na nila madala. Inabot sila ng 3 araw sa pagsamsam dahil sa sobrang dami ng mga ari-arian. Nang 4th na araw, nagtipon sila sa lambak ng Beraka kung saan nagpuri sila sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong lambak ng Beraka hanggang ngayon. Pagkatapos, bumalik sila sa Jerusalem na pinangunahan ni Jehoshaphat. Masaya sila dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon sa kanilang mga kalaban. Pagdating nila sa Jerusalem, dumiretso sila sa templo ng Panginoon na tumutugtog ng mga alpha, lira, at mga trumpeta. Nang marinig ng lahat ng kaharian kung paano nakipaglaban ang Panginoon sa mga kalaban ng Israel, natakot sila. Kaya may kapayapaan ang kaharian ni Jehoshaphat dahil binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapayapaan sa kanyang paligid. Ang katapusan ng paghahari ni Jehoshaphat. Iyon ang paghahari ni Jehoshaphat sa Huda. Siya'y 35 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Azuba na anak ni Silhi. Sinunod niya ang pamumuhay ng ama niyang si Asa. Matuwid ang kanyang ginawa sa paningin ng Panginoon. Pero hindi niya inalis ang mga sambahan sa matataas na lugar at ang mga tao ay hindi pa rin naging tapat sa pagsunod sa Diyos ng kanilang ninuno. Ang iba pang salaysay sa paghahari ni Jehoshaphat mula simula hanggang sa katapusan ay nakasulat sa mga aklat ni Jehu na anak ni Hanani na kasama sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Pero sa mga huling bahagi ng paghahari ni Jehoshaphat sa Huda, nakipag-alyansa siya kay Haring Ahazaya ng Israel na isang masamang tao. Nagkasundo sila na magpagawa ng mga barko na pangnegosyo. Ipinagawa nila ito sa pier ng Ezion-Geber. Sinabi ni Eliezer na anak ni Dodabahu na taga Maresha kay Jehoshaphat, "Dahil kumampi ka kay Ahazaya, gigibain ko ang ipinagawa ninyo." Kaya nagiba ang barko at hindi ito nakapaglakbay.